Welcome back. Maganda ang pagtatapos ng taon para sa dalawang dating UAAP at NCAA stars, sina Ed Daquioag at Jonathan Gray. Key contributors ngayon ang dalawang rookies sa kanilang PBA team na Meralco Bolts at lalong gumaganda ang future nila sa liga. At mga kosmatic ngayon, sina Ed at Jonathan, welcome to the score. Merry Christmas at advance Happy New Year. Salamat sa pagbisita ninyo. Alam ko medyo busy yung holidays pero tuloy din ang trabaho ninyo. Tuloy-tuloy. Pero first of all, kamusta na? Nakapitong games o anim na games na kayo sa inyong young PBA career. Ed, para sa'yo, kamusta yung transition mo so far from a college player and now in the PBA? Sa akin naman, okay naman siya kasi kumbaga yung rules na pinapasa sa akin is which is parang yun din, the same thing na ginagawa ko rin nung nasa college. Okay. So, ikaw, Jonathan, kamusta yung transition mo so far? You know, you were the star in Binil during your time and then now may mga breaks ka, nakakuha ka ng magandang playing time. Kamusta yung pakiramdam so far? Sobrang happy kasi napunta ako sa magandang team. Tsaka every practice parang may natututunan ako eh. Every practice talaga. Well, bihirang may magpagkakataon na to be under a mentor as experience and as accomplished sa Norman Black. Ay, kanina tinanong ka tayo mga naging coaches mo. Magagaling din ang mga coach. Coach Richard, Coach Gabby, ko naman Coach Pido, and Coach Bong. Pero iba pa rin yung nadaanan na ng Coach Norman Black, di ba? So parang mas ano ba? Mas respeto or ano bang term mabibigay mong description Ed, kay Coach Norman? Parang meron bang intimidation din or kamusta ang relationship so far? Oh, merong intimidation na part kasi kumbaga nilook up ko siya na kumbaga yung mga accomplishment niya is parang ang taas eh, parang ganun. And minsan parang ayaw mong magkamali, parang ganun yung tipong ganun. Para sa'yo, nung na-draft ka at alam mong Meralco at Coach Norman mga kasama mo at ang kumbaga siya ang gagabay ng young PBA career mo, ano naging pakiramdam mo nun? Inisip ko muna kung kaya kong mag-English eh. Effort naman si Coach Norman mag-Tagalog paminsan-minsan. No? Pero okay lang. Minsan nakaka-starstruck kasi matagal ko na napapanood si Coach Norman sa PBA. Pero as a coach, parang ano naman siya eh, parang hayaan ka rin niya minsan, kumbaga. Pero meron siya mga tinuturo talaga na yun. Okay. Interesting yung mix ng team ninyo, maraming bata at mga veterano din. Kamusta yung halo-halo niyo? Kasi syempre sa college, halos magkakaedad kayo lahat, di ba? So ngayon in your PBA team, stretch eh, may mga matatanda talaga si Kuya Rainel na just me yun, naabutan ko pa siya nung ako yung nagsisimula ng sports casting 16 years ago, nag-alul pa rin. Mga ganun, kamusta yung range ng team nyo na ang daming bata at veterans at na matatanda talaga? Sa akin kasi parang sanay din kasi ako na kumbaga makihalubilo sa mga mas matanda kasi ever since mga kasama ko sa kahit sa province ako, mga matatanda. Okay, so, talaga, parang alam kong, kumbaga parang makisama. Ganyan. So, tsaka sila naman kasi parang open din sila eh. Parang approachable sila na parang kumbaga paano ka tuturuan, ganyan. Parang willing sila na tulungan kami, i-assess kami sa mga rules na sabi ni Coach Norman. And then pati yung mga minsan na ayaw at gusto ni Coach Norman. So, most of the time, sa mga teams na may mga rookie, meron eventually yung rookie niya nalalapit sa isang veteran na kumbaga talagang tinututukan siya at umaalaga. So far, kanino ka napapalapit na isang veteran na really helping you out to adjust sa yung role with the team para sa'yo? Si Papa Ray talaga yung... Si Kuya Ray talaga? Actually... Kahit hindi mo siya kapwesto, ha? Oo. Oh, bakit? Kasi yung una kong dating sa Meralco, nag-Cebu kami, tapos siya yung naging roommate ko. Ah, doon pa lang, bonding na. Okay. Hindi naman, pero parang si Papa Ray tahimik lang yun. Okay. Pero, kumbaga pag nakikita niya ako, nahihiya ako, tapos nagkakamali ako minsan sa practice. Tapos sabihin niya, okay lang yun, ganito lang, ganun. Ano kaya sa tingin mo merong isang Rainelog natin na tumagal sa liga ng ganun at ano sa tingin yung makukuha nyo sa kanya daily in practices and in games na mabubunod mo sa kanya? Siguro, everyday talaga nag-work siya eh. Sipag talaga. Sipag talaga si Papa Ray. Tsaka, wala reklamo. Wala. Never ko nakita na nagalit sa teammate or kahit ano. Parang, siya laro lang talaga. Yan ang true professional ka nga. Para sa'yo, sinong veteran na so far nakakatulong sa'yo?
Sa akin, ang madalas kong nakakausap si Newsom eh. And okay, then roommate ko din kasi siya nung nag-Cebu kami. So, sa akin, hindi kayo, you know, unfamiliar sa isa. Kasi syempre, nagkaabot kayo sa UAP. Nagkalaro kami and then alam niya din na may laro ko. And alam ko din yung laro niya. So, parang sabihan lang. And then, minsan, nag-uuno siya. And then, minsan, nag-uuno din ako. Kumbaga, palitan lang, ganyan. Tama, tama. So, mas madali yung, kumbaga, pagtuturo niya sa akin. Anong nami-miss niyo from college? Siyempre, tagal niyo sa college, kahit pa paano, masaya din yun, being the star player on a team para sa'yo, Jonathan. May nami-miss ka ba sa college ball kumpara sa PBA life ngayon? Siguro lahat eh. Lahat okay. Nami-miss mo. Pero wala eh. Kumbaga bago na yung ano mo ngayon. Talagang tanggap mo na move on na. Adjusted ka na. Kasi paano, ang tagal ko rin sa college mo. 5 years ako nagdaro sa NC. Right, right. Ikaw, may nami-miss ka ba? Siguro sarap yung... Sarap ang pagkain dun sa inyo. Tinami kayo na. Oo, siguro yung crowd and okay. Then yung drums siguro. Kasi, iba yung feeling, no? Iba yung feeling pag may drums and then right. May mga chant na sinisigaw. Right. And then siguro yun. May pressure ba na you're coming into this team na kakapasok lang sa finals? Ang kumbaga, marami nagsabi, nag-overachieve yung Meralco nung nakapasok lang na finals. Pero may pressure ba sa'yo na ito ka, the draft cut, alam nilang aasahan ka nilang makatulong sa isang team na talagang paangat na paangat? Siyempre, meron. Kasi, alam mo rin, makikita mo, sa mga teammates na, sa mga teammates ko, napapansin ko na parang, ayaw talaga nila matalo, halftime, kahit sa every game talaga, makikita mo. Minsan naninibago ako kasi talagang sobrang ayaw nilang matalo. Nandun yung school pride, yung team pride. Yeah. Kumpara sa inyo, I remember may struggles naman siyempre yung Binil. Iba yun, ibang-iba yung culture. Ed, para sa'yo, siguro sa early part ng yung career na naranasan mo ngayon, anong mensahe mabibigay mo sa mga naiwan yung mga kasamahan nyo sa UAP, even sa NCAA na natutunan nyo na so far na magandang tips para maka- advance ika nga sa kanilang career at gusto nilang maging pro? Sa akin naman, ang ma-advise ko sa mga teammates ko dati sa UST is yung pasensya and then yung confidence sa sarili. Yun ang kailangan. Kasi ako, kumbaga, confidence lang ako every game na magagawa ko yung mga pinapagawa sa akin. And then, pasensya sa minsan sa teammate. Siyempre, may mga makukulit dyan ng teammates. And then, minsan, siyempre, pasensya dun sa playing time na ibinibigay ng coach. Kasi darating din yung part-time nila. Yes, so, yes. Ayun. And then, siguro, yung dasal. Yun, kasi talagang yun ang number one. Alright. Well, so far, both of you are very, very blessed kung nasaan kayo ngayon. At masabi ko lang sa ilang taong kitang kinover, yung ngiti mo ngayon, di hamak mas marami sa ilang taon kitang ginomer sa court. Iba talaga ito eh. Poker face sa game eh. Pero we enjoyed watching you guys. And of course, siyempre si Jonathan din, si NCAA. So all the best. Good luck guys. And sana umusbog pa ang inyong mga career. Happy New Year. Salamat. Thank you. Hi guys! Keep watching The Score for the latest sports updates. And don't forget to subscribe to the ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.